Hey guys, welcome to my video or vlog. So, sa video na to guys ay meron tayong unit na Vivo Y21i. So, ang unit na to ay merong FRP or Factory Reset Protection. So, nangyayari yun guys sa mga updated na mga unit ngayon. Tapos meron siyang screen lock or Google account. Pag nireset mo, ito yung lalabas. So, kaya minsan, pag pattern yung lock ng screen mo, pattern din yung lalabas dito pag tapos mo ma-reset. So, ngayon guys, ay tatanggalin natin. So, sishare ko sa inyo kung paano natin ito tatanggalin. Let's go! Ayan guys, first step. So nandito tayo sa welcome screen. So ayan yung unang lalabas. So una, start tayo dito. Check natin kung may hihingi ng code. Agree. Ayan, dito pa lang na makikita mo na kagad yung dito. Ayan na. Ayan yung sign na meron siyang FRP pag meron siyang padlock dyan. So try pa din natin mag diretso. Ayan, checking device. So ayan, may agad ng security. So ayan, pinayan yung dating pinakahuling ginamit na pin code yan dyan sa unit. Kahit i-reset mo yung ilang libong beses yan, lalabas at lalabas pa rin yan. So, babalik tayo sa home screen. Dito. Balik tayo dyan. Balik tayo dyan. Ayan. So, pupunta tayo ng auxiliary settings. Ayan. Pindutin natin. Talk back. On talk back. Okay. So, ayan. Mag-on na yan. Talk back tutorial. So, dito, magdodrawing ka ng letter L. Ayan, pag ganyan. Lalabas sa ganyan. Select mo yung talkback settings. Pag naka-on yung talkback mo, kailangan may ano mo, kada select mo, do-double tap mo yan. Kasi pag isang tap lang yan, hindi yan gagana. So, kailangan mo mag-double tap. So, dito, open mo ngayon yung Braille keyboard. Ayan, do-double tap mo ulit. Check mo yung nasa ibabaw, how to use Braille keyboard. Okay, click mo lang okay. Double tap, okay, baka na. Balik, double tap, balik ulit. Pindutin mo muna, tapos double tap. Ayan, kasi makulit yung talkback na yan. So, dito, i-off natin yung talkback. Ayan. Off na yan. So, babalik tayo ng home screen. Yan. Tapos, pindutin natin itong, ayan, lumabas na yung ano dyan, nandyan na yan. Pindutin mo yan. So, click mo yung assistant. Ayan, magre-record dyan. Ayan, nakita mo. Balik. Easy. Share. Opening. Easy okay. Share. Easy share. So, meron tayo ngayong ibang device. Ayan, meron tayong dito, meron na tayong naka-download na isang easy share. Ayan. Ayan. Ililink mo yung device dyan. So, ayan, para silang nakabukas.
dito sa ano, sa phone na tinatanggalan mo lang yun, pin code, i-click mo yung phone clone. Tapos sa kabila, phone clone din. Dito sa tinatanggalan mo ng pin code, i-click mo yung new device. Tapos dito naman, old device. So kukunik mo lang yan, use Android, scan. Okay, connected. So ayan, lalabas na dyan yan. Then unselect mo yung ibang apps para hindi na magsipasukan lahat yan. So, select balikan ng apps. Okay. Okay na yan. Okay. Next. Use PIN. PIN ng cellphone mo. Okay. Ayan lang. So, magsasuccess na yan. Start cloning. Saglit lang yan. So, ayan. Tapos na agad. Dito naman, sa unit na ginagawa mo, babalik ka ng home screen. Mag-exit ka dyan. So, ayan. Balik ka ulit dito sa assistant. Open mo ulit yung Easy Share. Easy Share. Opening Easy Share. Okay. So ayan, pabalik ka dito sa ano niya, yung ito, yung parang orasan, pinaka-history niya. So nandiyan yung huli mong ginawa. O ayan, nandiyan. Apps. Pabalik ka dito sa kabila. Dito sa una. Ayan, meron tayong isang app diyan. Open. Okay. Tayo natin mag-loading. Antayin lang natin kasi maraming files yung unit. Ayan, tapos na. Hanapin natin yung factory test. So, ayan. Tapos, dito naman hanapin natin yung engineering test 3. Ayan, tapos pindutin mo yung back to home, then initialize to English. So ayan guys, nag-open na. So dito, dahil na-open mo na yan, pwede mo na ulit yan i-reset para ma-fully clean yung system ng unit mo. So, ayan. So, guys, kung nakarating ka sa video na to, so, paki-like and follow. Paki-comment na din. So, salamat sa panonood at thank you sa mga nakasuportang walang tigil. God bless all.